Magandang umaga po. Nailipat na sa Women's Correctional sa lungsod ng Mandaluyong ang itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Yan ay matapos siyang masentensyahan ng reclusion perpetua para sa kasong serious illegal detention na isinampan ng whistleblower na si Ben Herluin. Tiniyak naman ng Women's Correctional na hindi bibigyan ng special treatment si Janet Napoles. May nusugaw si Bon Aquino. Sakay ng armored vehicle, dumating ang convoy ni Janet Lim Napoles sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City alauna 38 ng madaling araw. Maliban sa armored van, anim na sasakyan pa ang kasama sa convoy. 30 minuto lang ang biyahe ng convoy mula Camp Bagong Diwa hanggang dito sa Correctional. Nung paglabas ng clearance na yon at ng guidance ng Sandigan Bayan, immediately we caused the transfer of Napoles dito sa CIW. Pagdating sa loob, sumailalim daw si Napoles sa karaniwang reception procedure para sa mga bagong pasok na inmates, kabilang na ang medical examination, fingerprinting at mugshot. Tulad ng ibang proseso sa Correctional, ang ternong kulay orange daw ang isusot ni Napoles sa loob. We do the searching, yung gamit po, kasi kailangan tanggalin yung mga colored civilian clothes. We only allow white pants and white shirt because we are the one. The institution will be giving the tangerine kasi reclusion perpetua, the orange t-shirt or the gala. Mag-inspection tapos hindi magpapalit siya before we transfer her to the reception diagnostic center. Naka-orange na siya. Ayon sa abogado ni Napoles, kalmado lang daw ito at nakukuha pang araw magbiro. Palabiro pa rin siya. Although syempre uncertain yan, hindi niya alam kung ano yung nag-aantay sa kanya pero dadasal lang naman yung tao na yun. Sa loob ng Correctional, makakasama ni Napoles ang nasa halos 200 bagong inmates sa tinatawag na Reception Diagnostic Center. Dito ay isa sa ilalim sila sa orientation para malaman nila ang mga patakaran sa loob ng Correctional. The sleeping quarters is general, so she will be going with the new arrivals. The same, pareho naman. Yung mga new arrivals namin for the last day, few days, sama-sama sila doon. They will be sleeping together. They will undergo orientation, do's and don'ts, yung mga what she expects from the CIW and what we expect from her. Malinis daw ang mga dormitoryo rito at double deck ang higaan ng mga inmates. Bagamat nasa Correctional na, may mga ibinilin pa rin daw si Napoles sa kanya mga abogado. So ano bang sinabi ni JLN sa'yo kanina? Ano ba siyang maibilin or... Siyempre lahat ng remedies kailangan natin galawin. Diba? Yan ang huwag pabayaan yung kaso niya. Von Aquino, GMA News.